pag binasa, pag pinag-aralan natin yung parating na midterm elections, in particular yung darating na senatorial elections sa 2025, medyo masikip, no? May mga kandidato who would seek re-election, may mga dating mga muka na mukhang babalik. So pag inisip mo, parang ilang position na lang yata yung paglalabanan diyan. And kung i-expand natin for instance ang ano, ang bilang ng mga senador, although sa proposal ni kagalang-galang Robin Hood Padilla, 2028 pa, no? Ang gusto niya mangyari. Pero ang point ko, baka naman maging happy-happy lang lalo dito yung mga miyembro ng mga political dynasties, yung mga malalaking mga negosyante. Kasi ngayon, tingnan lang muna natin, no? Huwag na muna natin pag-usapan yung malalaking mga negosyante. Political dynasties lang. 24 senators lang ang meron ngayon. Pero ilan po yung magkakamag-anak dyan? Magkapatid na Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, half-brothers Jinggoy Estrada, tapos si JB Ejercito. Mag-ina, si Mark Villar, tsaka Cynthia Villar. Did I miss anyone? Montik pa, di ba? Montik pa yung Nancy Binay at saka yung former Vice President Jejomar Binay. Medyo sumabit lang siya, no? Bandang dulo. Dati, nag-abot din sa Senado, mag-ina, Jinggo Estrada at saka Loy Ejercito. I mean, Diyos ko naman, masyado ba tayong bangkarote bilang isang populasyon, bilang isang bansa, not to produce people who might be as capable, and I'm sure even more capable than many of the senators that we have now. Ilang ang punto ko. Ikaw, sa'yo. So, yeah. Ano yun? So, our problem in the upper chamber is not the quantity. No? It's the quality of the senators that we have, right? Hindi yung bilang ng senador ang problema natin. So, we're talking about problems now, di ba? So, yung pathology na pinag-uusapan natin is not in the constitution itself. So, hindi yung 24 senators ang problema. Ang problema natin is in our politics. Pagdating dito sa upper chamber, because nag-i-elect tayo ng mga tao sa Senado na hindi yung interest natin yung iniisip, no? Kasi mga dynasty sila. So, yun yung ano, yun yung I suppose our realization should be na when it comes to the Senate, hindi talaga yung numero o yung bilang ang problema. Di ba? Ang problema, yung mga taong nakaupo doon sa Senado. At hindi problema ng Constitution yon. By the way, it's not the problem of the Constitution. It's the problem of our politics. It's the problem of our elections, and it's really a problem of our political culture. Total, Attorney Mike, binanggit mo na rin naman ang issue ng quality, no? Ano bang tingin mo sa kalidad ng kasalukuyang composition ng ating Senado ngayon? ewan ko lang, ha? Gone are the days na miss ko na yung sila Senator Joker Arroyo, sila Senator Añada, Senator Sagisag, Senator Nene. Ewan ko lang kung yung current crop of senators will compare to the senators na nakilala natin dati. Probably not. So that's yan ang aking assessment. Ganun ba? Grabe naman. Sakit naman. Marami naman magagaling dyan sa Senado, di ba? Mag-comment nga kayo, yung mga nanonood. Sino ba yung mga paborito nyong senador dyan? Yung talagang sa tingin nyo matitinik. Well-deserved, no? Alam mo, hindi ko naman sinasabing hindi sila magaling, eh. Ang sinasabi ko, hindi sila katulad nila Senator Nene, nila Senator Sagisag, Senator Joker, Senator Fernan. Hindi sila katulad nun, ano? Nila Senator Blas Ople. Pero hindi ko sinasabing hindi sila magaling. Yun ang gusto ko sa'yo, no? Diplomatic. Okay. Pero ako minsan, pag pinapanood natin minsan yung mga hearing, eh, no? Yung committee hearings, nakikita mo talaga yung difference, no? I'll stop That's there. True. That's true, no? Kahit na, and I'm not picking on any political color here. Kasi pag tinitignan mo yung mga quote-unquote investigations in aid of legislation,
parang criminal investigation yung nangyayari, no? Kasi ang pinag-iimbestigahan nila, mga krimen, no? Tapos meron pa silang ocular inspection dun sa kung saan yung nangyari yung krimen, no? They're not really talking about laws anymore or legislation anymore. Ang pinag-uusapan nila, mga krimen, no? Siguro kasi yun yung inaabangan ng taong bayan, so they just give the people what the people want. So, yun ang mahirap dyan. Okay. Diba? So, mahabang usapan niya, no? Let's be nice muna sa ilang mga senador natin na kagalang-galang. Although, sa totoo lang, mabibilang mo ngayon yung mga miyembro ng Senado na parang feeling mo, pag talagang tinignan mo yung kaalaman, kahusayan, track record doon sa trabaho itself, parang kakaunti, eh, no? Iba, pagtsatsagaan mo na lang, nandyan eh. No? Let's see. Baka naman meron silang ginagawang tama. Although, yung, baka magulat din yung iba, no? Minsan, yung mga ayaw yung senador, pag pinag-aralan niya yung kanilang mga legislative, tawag dito, background, yung mga final nilang bills at saka yung mga advocacies na pinupush nila, makikita nyo, meron silang, ano, champion sila ng ilang mga, ano, advocacy, at maayos yun, no? Iba, ewan ko lang, no? Kung talagang champion ng advocacies. Baka naman may nagsususi sa kanila. Ewan ko lang, ha? Ayun. O, baka may tamaan na naman, no? Nagwawala na ibang mga trolls dito, eh. Ayun. Anyway, puntahan natin yung, ano, yung isang proposal naman ni Senator Robin Hood Padilla. So, ngayon kasi, di ba, ang presidente, 6 years ang termino at hindi siya pwedeng mag-seek ng re-election. Kumbaga, 6 years and he's done. Ang proposal ni Senator Robin Hood Padilla, gawing 4 years ang termino ng presidente tsaka ng vice president, tapos pwede sila mag-seek ng re-election and then they should be voted as a tandem. What do you think of this? So, unahin muna natin yung tandem, no? Kasi parang no-brainer yan, eh, na dapat talaga elected sila together. Yan talaga is a pathology, no? Kasi nakita na natin yan, just looking back sa history natin under this constitution, nakikita na natin na it's not working and it leads to this dysfunction in the cabinet, no? So mas magandang ano, ako nga ang proposal ko, tanggalin na mismo yung position ng VP, no? Kasi useless siya. Take two, ulitin natin. Baka yung mga trolls na tatanggalin sa position si VP Sara Duterte. Hindi po yun ang context, hindi po yun ang konteksto na pinag-uusapan namin, ha. Ang sinasabi ni Attorney Mike, hindi naman significant ang position ng VP. Okay? Not pertaining to anyone in particular. Noong panahon ni President Duterte, napag-usapan din yan, di ba? Dun sa proposals to shift to a federal parliamentary form of government, sinasabi nila, eh technically, hindi naman kailangan ng position ng Vice President. Akala ng iba, pinapatanggal naman si VP Lenny Robredo. So wala pong pangalan. Position po ang pinag-uusapan dito. Ako na naglinaw para sa iyo. So, salamat. So in those terms, no, na parang pandagdag lang siya sa gastos ng taxpayers, eh. So para sa akin nga tanggalin na, 'di ba? And we can have a different succession arrangement, no. Now doon naman sa punto nung 2 terms or 1 term, kailangan magpakita si Senator Padilla ng justification regarding yung 4 years. No? Bakit 4 years? Anong significance nung 4 years sa Pilipinas? Okay?